Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo mga ka-farmers ang tamang pagpapakain sa baboy na nasa starter stage. So may tatanong natin mga ka-farmers na meron palang tamang pagpapakain sa baboy na nasa starter stage? At ano naman kaya ang posibleng mangyayari kung hindi natin sila napakain ng tama pag nasa ganitong stage na? So please watch this video until the end mga ka-farmers dahil meron po kayong matutunan nito lalo na po tayong mga small hog raisers. Naisipan ko itong i-share sa inyo mga ka-farmers dahil meron po tayong dalawang baboy ngayon na nasa starter stage na yung unang nabili natin. So dito kasi sa stage na ito, ito yung masasabi natin na parang critical na stage sa ating mga baboy mga ka-farmers dahil sa time na ito, pwede silang maka-experience na magtatae, magkakasakit, walang gana kumain mga ka-farmers, lalo na po ngayon na pabago-bago po yung panahon. Minsan uulan mga ka-farmers, then sobrang lamig po, then pag mainit naman, sobrang init din. So, hindi po maiiwasan na ma-affected talaga yung ating mga baboy kapag sa ganitong panahon. At tandaan nyo po mga ka-farmers, kahit na sa isang araw lang po na hindi kakain yung ating mga baboy, malaki na po ang mawawala sa atin yan. So, meaning, meron na po tayong lugi dyan mga ka-farmers. Alam nyo mga ka-farmers, mas mabuti po yung multiple feeding yung ginagawa natin kaysa mga nagpapakain lang po ng once or twice a day. So kapag fattening mga ka-farmers, hindi po talaga advisable yung once or twice a day lang po mga ka-farmers. Dapat mas mabuti po yung multiple feeding. Meron pa ngang iba mga ka-farmers na nag-unlimited feeding sila pero kadalasan meron po silang automatic feeder. Mahalaga din mga ka-farmers na meron tayong routine sa pagpapakain ng baboy. Halimbawa, kung nagpapakain kayo ng 7 a.m. ng umaga mga ka-farmers at 4 p.m. ng hapon, kailangan na araw-araw ganito ang oras sa pagpapakain ninyo. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Dahil kapag may mintis na isang beses sa pagpapakain, ito ay may impact na 3% na pagkawala sa timbang ng baboy at ang nawalang timbang nito ay ma-recover sa 3 araw na pagpapakain. So dito pa lang mga ka-farmers, meron na po tayong lugi. Pag-aralan nyo rin mabuti mga ka-farmers ang feeding guide at gamitin nyo po ito sa pagpaplano sa pagbili ng feeds. Lalo na po yung gusto na bulk yung pagbili nila ng feeds mga ka-farmers. So mas mabuti po na mag-refer po tayo sa feeding guide para malalaman po natin kung ilang sacks ba yung mauubos ng ating baboy sa ganitong stage. Iba-iba po ang recommended na feeding guide sa iba't ibang brand ng feeds mga ka-farmers. Mapapansin nyo po yan kung nakatry kayo ng ibang brand na merong ibang brand na kaunti lang yung ipapakain. Then meron din ibang brand na mas marami po yung ipapakain mga ka-farmers. Napansin po namin yan sa Pigrulac versus Ultra Pack mga ka-farmers. Ang mga feeding guide mga ka-farmers ay ginawa para maging gabay sa pagpapakain base sa density ng bawat feeds. Kung magpapalit naman kayo ng feeds mga ka-farmers sa kada stage tulad ng from pre-starter to starter, huwag nyo pong biglain ang inyong mga baboy. Dapat pakaunti-kaunti nyo pong i-shift mga ka-farmers dito sa amin. Unti-unti po naming hinahalo yung feeds na pre-starter at starter para hindi po manibago yung katawan ng ating mga alaga. Ang biglaang pagpalit po natin ng feeds mga ka-farmers ay magiging sanhi po na magka-diarrhea or magtatae ang ating mga baboy. Na-experience namin yan mga ka-farmers, nag-shift kami from Pigrulac to Ultra Pack. Pero hindi nagtatay yung mga baboy namin mga ka-farmers dahil pina-follow po talaga namin yung proper na pag-transition or pagpalit ng feeds. So naghalo-halo po muna kami ng Pigrulac, then Ultra Pack mga ka-farmers hanggang sa masanay po yung tiyan ng ating mga alaga. So hindi po sila naika-experience ng pagtatae. Mahirap na kasi mga ka-farmers kung maka-experience po sila ng pagtatae dahil habang nagtatae sila mga ka-farmers, of course, mawawalan po yan ng gana na kumain.
Then, kailangan din natin ng tamang pagkain kapag nasa starter stage na po yung ating mga baboy mga ka-farmers, dahil aside sa reason na mabubusog sila, syempre, para mabilis din yung paglaki at pagbigat nila. Pag ang baboy ay nasa starter stage mga ka-farmers, nagsisimula na po yung tumaas ang ammonia. At kung mataas po ang ammonia sa loob ng kulungan mga ka-farmers, maaari po itong makaapekto sa pagbigat ng ating mga alaga. That's why mga ka-farmers, kung mag-pig fattening po tayo, meron po talaga yung recommended na measurement ang kanilang kulungan. Ang measurement po na kailangan mga ka-farmers para sa pig fattening ay dapat mag-budget po ang isang baboy ng 1.5 meters. So, yun po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers kung ang baboy ninyo ay nasa starter stage. Una, mas mabuti po na mag-multiple feeding kayo mga ka-farmers kaysa magpapakain lang po kayo ng once or twice a day. Ikalawa, mas mabuti na meron kayong routine na sinusunod mga ka-farmers, tulad ng nagpapakain kayo ng 7 a.m. sa umaga at 4 p.m. sa hapon, so dapat po na ganun din ang gagawin nyo sa susunod na araw. Ikatlo, dapat mag-refer po kayo sa feeding guide mga ka-farmers para sa dami ng feeds na ipapakain ninyo. At ang ikaapat mga ka-farmers, kung magpalit po tayo ng feeds, dapat hindi po biglain yung tiyan ng ating mga alaga. Pakaunti-kaunti lang po muna yung pagbigay natin mga ka-farmers. Lagi nyo pong tandaan mga ka-farmers ang tamang pagpili ng pagkain para sa madali ang paglaki at pagbigat ng ating mga alaga. So yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming! Bye-bye!